So, magandang umaga po mga kalapatids. Ngayong araw po, Sunday, dito sa aming lugar. And kung makikita nyo po, andito ako sa loob ng aking pliers loft. Old Bird Pliers Loft, to be exact. And ngayong araw po, update ko lang po kayo about sa aking mga future Old Bird Pliers for Old Bird Race Season 2021. So, ayun po, balik po ako sa inyo. Ito pinaka the best sa achievement ko, brad. First and second sa'yo. Ito siya, the legal trip. Awesome. And ayan nga po mga kalapatids, ito po ang aking mga future Old Bird Pliers. Ayan po sila. So, a sad story po, bago ako mag-continue sa aking pagbablog, is last week po, last Saturday and Sunday, nagpakawala po ako ng aking mga pliers, which is sila nga po. Nagpakawala po ako nung last week, and na dali po ng hawks yung iba kong alaga. Yung pong 2 days na yon, na walan po ako ng 6 na ibon. But after couple days, I think Monday and Tuesday, may bumalik pong 4. So bali 2 lang po yung nawalang ibon sa akin. But yung pong 4 na bumalik sa akin, may mga tama po. Excuse me. May mga tama po sa katawan. Yung iba po na may tama sa katawan is blue check, which is halos karamihan po is blue check, kaya po hindi ko masyadong may turo, dahil halos magkakamukha po silang lahat. And hindi po masyadong halata yung tama, dahil natatakpan po ng balahibo, dahil hindi naman po ganun kalaki yung tama sa katawan. And then yung isa po na may tama is Grizzle, isa po sa mga off-color ko, kaya po natatandaan ko, which is yung pong Grizzle na yan. Yung pong Grizzle na yon, may tama rin po sa katawan yon. And ayun nga po, 2 birds nawala sa akin, and then 4 birds merong tama sa katawan. And the only good thing po is hindi nga po masyadong grabe yung naging tama nila sa katawan, kaya po makakalipad pa rin po sila for Old Bird Race Season 2021. Dahil po ang start po ng race namin is April. Kung hindi po sa first week ng April, sa second week po ng April. But yung pong buong buwan ng March is training season ko po. Training season ng mga club members. So bali ganun nga po ang mangyayari. And the only good things during Old Bird training is mas kokonti lang po yung pagtitrain namin. Hindi po katulad dun sa Young Bird training namin, is talagang sagsag po kami sa training. Kumbaga po, pagka Young Bird, dito po sa amin nagtitraining po kami 4 to 5 times a week. Halos araw-araw po. And then pagka Old Bird naman po is 2 to 3 times a week lang po. Basta po may condition namin, maibigay namin yung good shape, body shape ng aming mga alaga, ibig sabihin po nun is pwedeng-pwede na sila sa Old Bird season. Ang pagkakaiba po kasi sa
training ng young bird and then training ng old bird is yung young bird po, kahit saan mo po sila ipunta, hindi pa po nila alam yung lugar. So it's first time po nila na gumawi ron, kaya po kailangan mong pabalik-balik kung minsan. Hanggat hindi po nila nakukuha yung magandang oras ng pag-uwi doon sa isang lugar, babalik po kami doon at least 3 times para lang po makabisado nila ng husto yung lugar. And then sa old bird training naman po is ibig sabihin po noon, yung mga old bird pliers na yun, which is eto pong mga to, is like almost 50 times na po silang dumaan sa lugar na yon. Kaya kabisado na po nila yung lugar. Kumbaga yung pinaka-training na lang po namin sa old bird is ibibigay na lang po namin yung shape ng katawan nila and then yung condition ng kanilang mga resistensya. Kaya po mas kukunti lang po yung pagtitrain namin sa old bird season. But hindi po ibig sabihin nun is hindi kami nagtitraining and hindi po kami nagbibigay ng tamang program para sa aming mga old bird. Medyo binabawasan lang po namin dahil po alam namin na yung mga old bird na yon is ilang beses na pong lumipad sa lugar na yon. Ilang beses na pong nakadaan. Kaya po, ganun na lang po, kumbaga, ang pinaka-training namin. So, eto nga po sila mga kulapatids. And, yun nga po, last weekend, last Saturday and Sunday is medyo sad story po nga sa dito sa loft ko. Dahil nga po, nawalan ako ng ibon. And isa pa po dun sa mga ibon na nawala is yung off-color na maganda ang ipinakita nung young bird races namin. Halos lahat po ng race namin is lagi po siya sa first drop ng mga alaga ko. Hindi man po siya yung lagi sa purse ng club, but isa po siya sa laging purse dropper sa aking loft. And ayun pong mga alaga ko, mga kapatids, sinusubukan nilang maligo dun sa painuman last week. Kaya ako po sila pinakawalan is nagpaligo po ako, nagpa-self-bath po ako sa kanila. But oh yeah, and the weather, yung weather po ngayon dito sa amin is snowy, which is ngayon po nag-i-snow po dito sa amin ngayon. And malamang mag-start na po ako ng loft fly ulit dito is first week ng February or second week of February. Para po by first week of March, yung pong mga alaga ko is ready na sa mga road training. So, ayun po mga kalapatids, babalik po ako sa inyo, puputulin ko po muna to and para po may pakita ko sa inyo yung iba ko pang mga alaga. So ayun po mga kalapatids, okay, Charles. Hi everyone! Hey, no, not too crazy. So ayun po, lalabas na po sana ako sa loft ko, pero meron po akong loft visitor na dalawa. Ayan po sila. Naglalaro po sila dito sa labas. Ngayon, weekends po kasi kaya walang pasok. So, ayan nga po sila. And that's cool. Oh, there you go. It's right there. What? Watch me. Is that like a air rocket? Yeah, it's an air rocket. Cool. That's high. I didn't even see it. You can shoot up to 100 feet. What? 100 feet up in the air? Yeah. Cool. That's 100 feet. Woo! Ayun po. So, naglalaro nga po sila. And bago po humaba yung video dito, pakita ko po sa inyo yung iba kong magiging old bird team pliers na itong taon.
And pasensya na po kung yung mga love visitor or mga anak ko is medyo magiging maingay ng konti at naglalaro nga po sila. But ayan po yung iba kong mga magiging old bird team. Ayan po, kung mapapansin nyo po, dito sa loft na to, wala na yung nag-iisang off color, which is yung black and white. Meron po siyang puti sa ulo, or yung ulo po niya is puti. Try ko po mag-add ng picture dito kung kaya ko pong i-add, kasi hindi po ako masyadong marunong sa editing. So, bali yun nga po. And bago ko po putulin yung aking quick update sa aking mga future flyers, is bigyan ko na rin po kayo ng konting sulyap ulit sa aking mga breeders. So, it's cold. So, ito nga po yung itsura ng lugar dito ngayon sa aking lugar. May araw po, but natatakpan ng ulap. And there's my kids. So, yun po, pasok na po tayo dito sa loob ng aking breeder's loft. It's cold. So, dito po, pagpasok mo, makita mo yung pares ng sablon ko. Ayan nga po sila, separate po sila sa both side ng loft ko. Sinasabi ko po, medyo naputol lang po at tumawag po yung aking asawa. But ayan po yung cockbird, yung kapares niya po last year is nandito. And then yung hen naman po, yung kapares niya last year is nandito. Kaya po hindi ko inihalo tong dalawang sablon sa kahit na sinong room, is ayoko pong bumalik sila sa kapares nila, which is I'm glad that meron nga po ako netong extra cages. Actually, cage po siya para sa mga pusa. Meron po akong pinaglumaan dahil may pusa po ako dati, and then yan na nga po ginamit ko. So ayun po, pasensya po at tumawag po ulit yung aking asawa. So, balik po ako sa pinag-uusapan natin. Dito nga po yung aking mga breeders na mostly yung mga bagong breeders ko. Ito pong isang pares na to. Ayun po yung anak nila. Iisa lang po yung napisa. And mukhang mag-start na naman po mangitlog yung nanay. And then dito naman po sa taas, meron dalawa na napisa ron. Mukhang hindi... Oops! Did I say it? I saw an egg right there. Mukhang hindi po sila magagandang itsura, but medyo bata pa nga po, kaya po ganyan ang itsura nila. And then, doon po sa taas doon, mayroon pong isang inakain. Isa lang po napisaan nila. And let's see if I can go closer. Ayan po. I'm pretty sure yung pong hen na yan is malapit na naman mangitlog. And then dito po, yung egg po neto, nung hen na to, wala pong similya. So, tinanggal ko po, and then sana, hopefully soon, mangingitlog na sila. And then, ito po, yung second round ng egg neto, kapipisa lang po kaninang maga nung isa. So, ayoko nga pong gambalahin dahil po gusto kong maka-recover yung inakay ng maayos para po hindi na po masyadong ma-stress, dahil po
sinabi ko na po to doon sa last video ko or yung pong mga huling video na ginawa ko. Dahil po yung mga inakay, yung pong mga sisiw nila, is sila yung gumagawa ng paraan para makalabas sa itlog, hindi po yung mga magulang. Kaya every movement po ng sisiw na ginagawa niya para mag-crack yung egg is gumagamit po siya ng energy. Mas madali pong sabihin. So, obviously, pagod po yung inakay, and then stress po ng konti dahil new environment po. Dahil sa loob ng egg is iba ang environment doon, and then paglabas po is nagbago yung environment. Sa loob po ng egg, walang hangin na talagang pumapasok dito, and hindi po ganun kalamig dahil yung mga gulang is laging nakaupo. So, bali ganun na lang po. And then dito po, ayan, medyo maedad na sila. May singsing na rin po yan. And yun nga pong nanay is yun, off color na yun. And yan po yung tatay, Irish Syndicate, and then Embrick Jansen. And then dito po yung pinakamatanda kong young bird ngayong taon. And kamukhang-kamukha po nila yung naging kapatid nila last year. And ayan po, makikita niyo po yung mga droppings. Pasintabi po ulit sa mga kumakain or hindi gusto ng mga nakikitang ganyan. But ayan po, ibig sabihin po niyan is healthy yung mga inakay. Nakakakain po sila ng maayos. Nakukuha po nila yung nutrients nila ng maayos. Kaya po ganyan ang droppings nila. So, and dito po sa kabila, let's see. So dito po sa kabila, ayan po yung aking ibang mga breeders. Yung pong grizzle hen na yon, saka yung pong grizzle cock na yan, yung pong itlog nila na nandun, wala rin pong similya, so tinanggal ko na po. So within, I would say 7 days, mag-start na naman po mga itlog yung mga yan. And then dito po, first round of egg, ayan po ang itsura na ng inakay nila. And then dito po, first round of egg, isa lang po yung napisa. So ayan po ang inakay, malaki, magiging kamukha po nung nanay. And then ito po yung first round of egg niya, walang similya. So bali second round of egg na po yan. Same po ang nangyari dito, and hopefully yung second round po ng egg niya is merong similya. Dahil po matanda na tong cockbird na to, nakalimutan ko po kung ilang taon na, pero matanda na po yung cockbird na yan, saka yung pong hen. And then dito po yung Irish ko, malalaki na rin po yung anak. Dalawa po yung nandyan. Actually, pinakita ko po sa live yan eh. Pati po yung nandun sa taas dun. So, dito po, malalaki na rin po yung mga anak. Ayan po. Ayan po yung tatay nila. Isa po sa mga isa po sa mga naging magaling na pliers ko dito sa Francis M. Law. 3 years ko po siya na nilipad, 2016, 17, and 18. 2019, hindi ko na po siya nilipad dahil lipat po ako ng lugar. No. 4 years. 2019, nilipad ko po siya. But, hindi ko po yata natapos yung taon, yung season ng old bird sa kanya, dahil po nga lumipad ako ng lugar. And then dito naman po, may dalawang inakay rito, but yung isa pong inakay is hindi po sa kanya, hindi po sa kanila.
Papakita ko po sa inyo mamaya ng konti kung bakit ko po inilagay yung isang inaka dito. Bali, ang napisa lang po rito is isang itlog. Kaya po, meron akong nilagay na inakay dyan na halos kasing edad nung napisang itlog dito. And then, dito po sa taas, may isang inakay lang doon. Dito po, may dalawang inakay. Dito po, may dalawang inakay. Oh, and eto po, ayun, kung mapapansin nyo, ayan po yung lagi kong sinasabi nun dun sa ano ko, mga last video ko na hindi sila nag-claim ng nest box. Mali po pala ako. Nakapag-claim po sila ng nest box, which is eto nga po. And nang itlog po sila, matagal na po pala silang nandito. Ang alam ko po kasi dati is etong dalawang to yung naka nest dito. Dahil po silang dalawa yung inilagay ko rito. But okay lang po yun. At least lahat po sila is nagkaroon ng egg and napisa yung egg. And dito po sa baba. So, eto po yung kapatid nung isang inakay na inilipat ko. So, tingnan nyo po yung size niya kumpara dun sa size nung naging kapatid niya. So ayan po yung size nung inakay na itong dalawang to o nung hen na to saka yung cockbird na yun. And then eto po yung naging kapatid niya. So, yan pong size na yan. Compare po dun sa size ng kapatid niya. Magkaiba po sila ng size. Kaya po inilipat ko. Para lang po maging mas healthy yung naging kapatid ng silver na yan. So, ayun po mga kalapatids. Makikipaglaro po muna ako sa aking mga anak, sa aking mga lock visitor. And hanggang dito na lang po tong video na to. Ayun po mga kalapatids, hanggang dito na lang po ang video na to para ngayon, sa ngayong araw. And boys, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell for notifications. Step 1. So, don't forget to like and subscribe and hit the bell for notifications so you never miss another video. So, yun po mga kalapatids. Thank you. Ulit. Say bye. Bye. So, ayun po mga kalapatids. Hanggang dito na lang nga po tong video na to. And, oh, I guess my son wants to say something more. Check out my screen, 8-bud. Check out mine. So, ayun po. Gusto daw po kasi nila maging part ulit ng video. So, ayun po. Sila na po ang pinag-outro ko. And, hanggang sa susunod po ulit. Happy flying po ulit sa ating lahat mga kapatids. And God bless.